Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. And today ay obviously mayroong mga PC parts dito sa paligid ko. I'm going to share this video because a friend of mine ay nakiusap na kung pwede ko daw ba patinuin ito. Sabi ko, pwede naman kasi swapin meron tayong mga few upgrades na gagawin. Obviously, itong PC na ito ay talagang physically hindi kaya itunin. Talagang basic PC lang siya. And actually, it was given to him ng kanyang anak na I think naman ay baka nakapag-upgrade na, di ba, sana all. But this PC, maganda yung content niya, I mean for basic use naman ng office at saka kahit sa simple gaming lang din kaya siya eh. And pwede rin siyang preparation for a bit of entry level gaming. Pero sa specs nito, I should say na pwede pa siyang mga iangat-angat ng bagya. Pero syempre, obviously, magdidepende na kung ano talaga yung kahinaan niya, di ba? Kung hanggang saan lang yung talagang limitation niya. When I say patino, is performance-wise, obviously. Siguro naman meron kayong mga friends na may connection din sa mga tech, ano, di ba? Magdidepende ng PC. Pero kasi naisip ko at pinopost ko sa kanya na gawin natin nakahanda siya sa future upgrades. Kasi sakaling magkaroon ka ng konting budget, eh pwede natin siyang i-improve, di ba? So right now, itong PC na ito ay mayroong processor na Intel G4400. And alam naman natin itong technology na ito ay 2015 pa. And dual core lang din ito at hindi naman ito talaga ganun ka-powerful. Pero for basic use at saka maganda kasi yung laman nito ay naka-ready rin sa pwede pang upgrade. Kasi right now, ito ay merong Intel na or Asus na motherboard na sa tingin ko naman ay capable for 6th or 7th gen na mga processors. So sakaling magkaroon siya ng extra budget, may magbigay sa kanya ng pyesa, di ba? Bakit hindi? Kaya sabi sa kanya, mas okay na naka-ready ka for expansion. Kahit itong PC na ito ay hindi naman to talaga dedicated na high-end gaming. Pero sa akin kasi, kung sa susunod, magkaroon ka ng konting pera at konting upgrade lang, eh gaganda yung performance. Diba? Mas maganda yun. Kesa bumili ka ng buong unit. And obviously, wala tayong video card. Dahil aasa lang din tayo sa graphics nito. At according sa pag-check ko sa kanya kanina, ay meron siyang Intel 510. So it's just a basic Intel graphics yung unit na naka-install sa mismong processor niya. By the way, it's an APU. So, kasama na yung video niya. So, ito, siguro pa lang kahit naman din na yun, diba, sa casing niya. Although, okay pa naman siya, decent pa rin siya. Pero, nirecommend ko sa kanya na ayusin na rin niya para maganda na yung presentation. At syempre, i-upgrade namin yung kung ano pa yung laman niya. Pang-checking, nakita ko rin na meron lang itong 4GB ng RAM. Sabi ko, actually, more than enough na yun for basic use, pero kung may extra kang budget, mas okay na malagyan mo pa siya ng extra 4GB para din capable ka na for other, mas extended na mga processes yung gagamitin mo. So, ito, malagyan mo lang naman ng magandang video card. Or magkano ka pa ng extra budget, palitan mo na yung processor talaga na at least mga quad-core or kahit na sabihin na natin Intel i3 or i5, medyo makakasabay ito dun sa mga mas extensive na mga activities. But hindi na natin patatagalin ang mga pesa na nakakabit natin dito. Unahin na natin yung ikakabit po natin na RAM. Sa ngayon, meron po tayo nitong HyperX Fury na 4GB, of course, DDR3. Dapat po, same na frequency at tatandaan niyo po yun. Huwag na huwag mag-avail ng mga products na malayo or sabihin natin hindi siya match dun sa kung ano yung specifications ng ating motherboard. So, gagamitin po natin itong 4GB na ito. Siya nga pala, bago ang lahat, sige ko lang. I've been using this HIK Vision. I don't know kung Geek Vision ba ang pronunciation dito. And obviously, ito po yung SSD na ipapalit natin dito sa ating ginagamit PC. Maraming duda dito dahil hindi pa siya ganun kasikat. And another thing is, parang nakilala yung company nila sa paggawa ng mga camera or ng mga CCTV camera. Pero I've been using this for a couple of years na rin siguro. And for me,
ilang-bili na rin ako nito na wala naman ako na experience na kakaiba. Kaya ito pong gagamitin natin dito sa PC na ito para kapinuin. Then aside from that, yung casing po natin, para maganda yung presentation natin, gagamit po tayo nito yung tinatag natin in-play. Obviously, baka naman in-play. Sana may sponsoran, diba? So this is the in-play with your 3. Na gusto ko lang din siya kasi, I mean, technically hindi siya sobrang mahal price-wise. Yung itsura niya, it's simple ano, presentation din at saka decent naman siya tingnan. At siguro kung gusto niyang talagang pagandahin, marami siyang spaces for expansion, di ba? Ako kasi as mas naisip ko ngayon talaga, importante yung magiging body rim ng ating setup, di ba? For example, meron kang nilalagay na mas malakas na processor. Importante na okay din yung cooling system natin. That is why kumuha po ako nitong in-play na Ice Tower version 2. No? So, isang set na po itong binili natin. Anim na piraso. Tower set na po ito. May kasama na itong control or remote. Kaya napapalitan po yung kulay niya. Alright, so obviously hindi natin magagawa ito. Ngayon na na-realize kasi itong casing na ito ay mid-tower, no? So buti na lang may available tayo na power supply. This is a true rated version. Palitan na lang natin yung power supply na ito. Siyempre, kakalasin na lang natin siya. Siyempre, ganun talaga eh. Since napalit tayo ng casing, talagang mayroong mga changes. Although, working pa rin ito, syempre, susuli ko naman sa kanya yung power supply niya. Pero, kailangan niya magpalit para mapagana niya yung system niya. For now, mahalaga is, may available tayo ng unit. So, alisin na natin ito. So nakakapit na yung ating SSD dito sa pinakaibabaw, dito siya naka-lock, apat na pirasong lock yon. And then ganun din dito, so nasa side naman yung mga lock niya, kaya pag ikakapit dito, unahin nyo po yung SSD bago ito. Then pwede na natin itong
insert sa ilalim. So, ito, finally, nagabit na natin. So, ang next na lang natin is secure muna natin itong mga cables natin. Siguraduhin lang natin na nakalak ng maayos. Ayan, sa position sila. And then, after ito, pwede natin i-gabit na yung ating mga fans. So para naman dito sa ating exhaust, importante yung pwesto ng hangin natin ay palabas. So ito po yung part ng hangin na lalabas ng hangin. So dito naman yung intake. So kapag ganito po kasi ikot nyo. Mapapansin nyo naman pag inikot nyo siya, may umaano na agad hangin dito sa harap. So ganito. Alright, so we have successfully installed all the fans. So again, this is intake. Yung 3 sets na ito at yung out naman ito yung needed. Some would actually choose the AIO, but this time we are going to use ano lang muna, yung standard na cooling system na niya. So ganito lang muna gagawin nila. So in the future, for upgrades, di ba? Ano lang talaga eh. Alright, so ayusin natin ulit yung kable nito para ma-set up natin siya na maayos. Alright, so we are done. Natapos na natin ma-install yung ating mga fans. So, obviously, makabit na siya, no? May tagit sa taas. At may kabit ko na rin yung mismong connector niya. Although, hindi ko pa siya dinidikit kung siguro baka dito lang din siya para hindi siya masyadong malayo. And then, after that, ay inayos ko na rin yung cable management sa likod. Konting linis na lang. Siguro, konting cable tie pa dito para lang hindi siya sabog-sabog. And then, after nito, ay ready-ready na ito. Susubukin natin siya kung ano ang kanyang performance. Siyempre, doon tayo magkakaalam ng, di ba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. So, yan. I hope na wala tayong sabla. Alright. So, ikakabit na natin din yung pinaka mga cover niya.